May button niya po, ibaba lang po ninyo yung button sila. Ayun, sige po. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At ito po si Mr. Butchilaba, representing sa AMOR. Ito po yung acronym ng Association of Marine Officers and Ratings po. Ito po ay sa hanay po ng mga sea-based workers, mm-hmm, ang AMOR po. At sa ngayon, isa na na party list po. Sa mga seaman natin. Sa mga seaman po. Okay. Nasa harap ko naman ngayon ay si Mr. Fernando Petite ng Kaagbay Party List. Tama ho ba ako, Sir Fernando? Magandang hapon po at welcome sa Bantay OFW. Magandang hapon po sa tagapakinig ng DCXL RMN. Ako po si Cowboy Petit ng Kaagbay Party List. Kumakatawan sa OFW. Ang Kaagbay Party List po ay isang multi-sectoral organization na binubuo po ito ng mga magsasaka at mga gagawa. Ako po ay nakapaloob sa mga nominee na kumakatawan sa OFW. Alright, maraming salamat. At dito naman sa kabila natin ay ang representante na nagmumula sa party list ng Agbayan, si Sir, please, si Congressman Walden Bellio. Sir, magandang hapon po at welcome sa Bantay OFW. Magandang hapon rin at salamat sa invitation nyo na makibahagi dito sa inyong programa dito sa DCXL. And good afternoon din ho, Yusek. Salamat sa invitation. Alright. At syempre, eto na, kasama natin ang ating partner ngayong hapon. Walang iba kundi si Yusek Toots. Opre, partner, magandang hapon. Syempre, magandang hapon. At umiyak ng paumanin. Galing ako ng iyakat meeting ng dun sa Department of Justice. Mm-mm. So, medyo naipit lang sa traffic. Pero ito kasi sa ating mga listeners, actually kahapon binag-uusapan na to sa Facebook. Mm-mm. Kasi nga, ang daming hindi alam kung sino yung mga party list na merong OFW agenda. Mm-hmm. And iilan na lang yung araw na natitira. Correct. Tapos, sa Lunes, election na. Sa Lunes. Correct. Oo. So, ito ay talagang part ng public service natin. And also, dahil ang daming issues ngayon na involving our OFWs. Hindi ba? So parang, ewan ko, sa tingin ko lang, masyado yung focus sa national, mm-hmm, sa senatorial. Oo. Nakakaligtaan yung sa mga party list. Correct. So, para lang iilan lang yung minuto natin ngayong araw na to. Next week, tomorrow, meron tayong ibang batch ng party list. Pero, siguro, ibibigay natin din yung pagkakataon na ito sa ating listeners, lalo na yung mga pamilya ng OFWs. And ako ay nakamonitor din sa chat room para sila ang magtatanong po sa inyo. Mm-mm. And ire-record po namin ito at ilalagay namin sa website ng Ople Center at i-share namin sa iba't ibang grupo. Para bang crash course, mm-mm, kung ano yung mga platforms ng iba't ibang party list for OFWs. Parang forum na rin. Parang forum na rin ito, particular sa mga pamilya ng ating mga OFWs. Right. Of course, nakatutog din po sa ating na programa ngayong hapon yung mga bagong bayani natin, yung mga OFWs mismo. Gaya ng sinabi ni Yusek Toots, online ngayon yung ating mga chatters, which is sila yung mga bagong bayani natin na nasa nakabase ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. So pwede rin sila magtanong, pwede rin magtanong sa atin ngayong hapon yung mga pamilya ng ating mga bagong bayani through sa ating mga linya ng telepono. Yes, okay. Oo, pwede. At, siguro ulitin natin. And para lang to sweeten the pot, ika nga, imbis na fantasy question tayo ngayon, meron tayong 50 pesos worth ng load for the two best questions of the day. So si Lupon ang mamimili. Doon sa mga itatanong niyo po sa ating party list groups, mamimili kami ng dalawang pinakamagandang tanong. Mm-mm. At yun yung bibigyan natin ng ating 50 pesos worth of load na may libreng wifi, hindi ba? Mm-mm. Kasama ng load.
Okay, siguro partner, dahil nga sinasabi mo pa kanina, hindi ganun talaga kahaba yung oras ng ating palatuntunan, so umpisahan na natin ang ating talakayan. Kanina, na-introduce ko na isa-isa yung ating mga bisita from Amor Siman, from Agbayan, at Kaagbay. Okay, party list. Ngayon naman, partner, gusto nating alamin yung mga advokasya ng bawat party list na kasama natin ngayong hapon. Umpisahan natin sa Amor Siman. Sir, can you tell us more about your ano ba 'to, Amor Siman? Ina-advocate ninyo? Oo, ang Amor Siman party list po, like I said, ito po isang acronym ng Association of Marine Officers and Rating. Actually, isa po itong isang advocacy group, no, na tumataguyod sa mga karapatan ng mga seafarers. Lalo-lalo na unang-una yung problema sa SOS, yung Save Our Seafarers sa Somalia, no, kung saan napakaraming mga seafarers natin na ang kanilang buhay is in harm's way, no. At may mga kakulangan ng mga pagtingin hinggil sa mga benepisyo o protection. No? So isa po yan sa sinusulong po namin, at ang pinaka ano namin sa aming sinusulong ay yung magkaroon po ang mga seafarers ng retirement benefits. No? Sinasabi po nila ang mga seafarers po ay malaki po ang contribution sa ating bansa, which is totoo naman po yan. We keep the economy afloat through our huge remittances. No? Hindi pwedeng maitago yan. Subalit, nakikita namin na may mga kakulangan. Kaya isa rito ang sinusulong namin na magkaroon sana po ng retirement benefits ang lahat ng mga seafarers, sapagkat ang mga seafarers nakakawa. Katulad sa akin po, ako ay kamakailan lang in 2009, ako po ay nagretiro. Subalit, sa loob ng mahabang panahon, wala po akong nakuhang retirement. So yun po ang pinakaminimiti po ng aming advokasya na dinadala po namin, na sana po ay matignan po at kung paano natin na matutulungan na magkaroon ng mga retirement ang mga seafarers. So yan ang sinusulong ninyo, retirement benefits ang mga seafarers. May tanong dito, ano bang ibig sabihin daw, dahan-dahanin daw yung ibig sabihin ng amor? Kasi pag sa aming salita pag sinabing amor, love. Pag-ibig po yun. Pag-ibig. Diba, love? Sa inyong party list, anong ibig sabihin? Ang amor, Association of Marine Officers and Ratings. Ang ibig sabihin po dito, ito'y pinag-isa po ang mga opisyal at saka mga walang rank and files. Kumbaga sa ano, yung mabababang mga mandaragat natin. No? So, pinag-isa po ito, at ngayon, ito'y nabuo, at ito nga yung Association of Marine Officers and Ratings. So, ang acronym niya po ay yung pong AMOR po, yung pong pinakaano namin sa... And then, ito po, nilagyan po namin ng Siman, because pumasok po kami sa accreditation, ang amin para naman magkaroon ng name recall ang mga pamilya ng mga seafarers. So, yun po, naging AMOR Siman. Ginamit niyo yung AMOR. Ayan. Pero yung AMOR, matagal na bago pa nagkaroon ng party list, o matagal na kayo stand alone? Actually, Yosik, no, in 2010, kami po ay talagang tumataguyod sa karapatan ng mga seafarers. So natatag kayo 2010. And in fact, I'd like to add, no, Yosik, isa po ang AMOR is one of the founding members ng CCOFW, no? Ayun. Ito, yung okay. Consultative Council on Overseas Filipino Workers, executive order ng OP, Office of the President. So, iisa po ang boses nito. Nandoon po ang AMOR po sa council na yan. Alright. Ngayon, okay. Dumako naman tayo kay Kaagbay Party List. Sir Petit, ano naman ito? Agbay Party. Kung ang AMOR Party List, sinusulong nila yung retirement benefits ng mga seafarers natin. Kayo naman po, anong isinusulong ng party list ninyo? Para sa ating mga bagong bayani, sa mga OFWs. Kasalukuyan po ay talagang aminin natin, hindi natin maitatwa na patuloy yung ating labor export policy ng ating pamahalaan. Opo. Dahil dito talaga ko kumukuha ng kabuhayan ng pagkatatag ng ating ekonomiya. Ito po yung reality. Mm-hmm. Ngayon, habang sinusulong po ng pinangumuhay ng pamahalaan ang labor export policy, dapat bigyan ito ng proteksyon at kapakanan. Unahin natin ang proteksyon. Ang Kaakbay Party List, particular sa mula sa hanay ng Kaakbay, ng OFW, ako yung kumakatawan at ako yung isang nominee ng Kaakbay Party List, meron po kaming walong programa ng pagkilos.
sa walo. Bigay ka na lang na isa. Oo, isa na lang po. Tatlo po. Sige po. Halimbawa, tatlo. Ang unang-una po rito sa programa ng pagkilos ay magkaroon ng makatotohanan at sentralisadong job orders. Mm-mm. Kasi dito po nagsisimula ang lahat ng problema. Wala pong monitoring ang ating pamahalaan sa lahat ng OFW umaalis ng ating bansa. At dito rin po nauugat yung po tinatawag na job order padding na matagal ng issue, dalawang dekada na nakakaraan. Mm-hmm. At ang repossessing na yan. At ang pangalawa, batay doon sa atin na Migrant Workers Act na ipatupad, kasama rito si Congressman Bello sa mga nagtaguyod, ay yung pagtatalaga ng Sharia lawyer mismo doon sa Saudi Arabia. Dahil sa lahat ng mga employer relation dispute ay walang makuwang ayuda mula sa ating polo. Totoo po 'yun. Umaasa tayo sa mga translator, pero yung translator na iyon ay hired, local hired sa Saudi Arabia. Mm-hmm. Hindi ito yung karera mismo galing sa ating bansa. So wala po doon yung malasakit. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo po ay yung pagtatatag ng Department of Overseas Filipino Workers. Ito po yung kasagutan sa mga problema mm-hmm. natin kinaharap na in particular para po doon sa pagsulong ng reintegration program. Sa pagkakaroon ng sariling departamento opo. Para lamang sa mga OFWs opo. Natin. Ilan po, sa walong programa ng Kakbay ng OFW at sa ngalan ng Kakbay Party List, yun lang po ang ibibigay muna sa inyo sa walo. Tatlo lang po. Ayun. Maraming salamat, Mr. Petit ng Kaagbay Party List. Ngayon naman kay Congressman Bello. Kakaiba yung kay Congressman dahil re-election bale ang akbayan. Ano? Nagkaroon na ng pagkakataon, di ba, na para umupo. Yes. Siguro tanungin natin kay Congressman Bello parang yung biggest accomplishment din ng Akbayan Party List as a champion of OFW sa Kongreso. Yes, maraming kong salamat para sa tanong ninyo. Nasisayan ako na meron mga representatives ng party list. Congressman, pwede ho kayo lapit ho ng konti. Para sa ating mga OFW. Okay. Yun hong sa amin sa Akbayan, kami ho ay isang multisectoral party at isa sa kinakatawan namin ay yung interest ng mga ating mga OFW. Ngayon hong nakaraan tatlong taon doon ho sa mababang kapulungan, ako ho yung naging chair nung Committee on Overseas Workers Affairs, no? At ang masasabi ko lang ho as yung accomplishment ho, siguro ho number one yung pagkaka-principal sponsor namin nung amendment to the Overseas Absentee Voting Act. Mm-hmm. Kasi alam naman natin noon na kailangan noon na magkaroon ng isang affidavit na sasabihin mo na babalik ka sa Pilipinas pagkatapos ng tatlong taon bago ka makarehistro to vote as an overseas voter. At tinanggal na ho namin yan. This last January lang, Senator Pimentel in the Senate at kami sa House, we worked together to eliminate that para ho all of our citizens abroad will be able to vote na. Excepting, hindi nga ho nakahabol dito sa 2013 elections, pero sa 2016, sa tingin namin yung elimination of that provision will increase the numbers of our overseas absentee voters. Mm-mm. And talaga naman ho kasi karapatan nila to vote. Correct. No? I mean, it's almost 10% of our population is abroad. They're keeping, sabi nga ng representative namin of the Amor Seamen, they're keeping the economy afloat. We should really facilitate na sila ay they have the right to vote for representatives dito sa Pilipinas in for the House and for the Senate. And I think that's very important. No? So, Toots, pagtatanungin mo, ano yung nakikita kong biggest achievement ng namin as Akbayan, I think in the last Congress, that was it. No? Yung pag-amend sa absentee voting. Okay, so ano pa ang iba, gusto nyo pang isulong sa Kongreso kung sakasakali naluglukuhuli kayo sa pwesto para sa ating mga bagong bayani, sa mga OFWs? Well, isa rito yung close
cooperation with the executive, no, in order to root out yung opo mga sindikato sa mga key agencies natin like the POEA and sa OWA, no. Second is talagang ma-tighten up natin yung prosecution of yung mga labor recruitment agencies that are really yung masasabi natin talagang labor trafficking ang engagement nila, no? Kailangan yon at kasi yung experience namin with yung case of yung mga na-labor traffic sa US by Adman, no? Hanggang ngayon hindi sila makakolekta kasi yung agency niyon just disappeared from the face of the earth, no? Yun. Yun sigurong isang pwede namin itanong din sa inyong tatlo, ano? Dahil you kung manalo kayo, kayo yung takbuhan namin, pati yung mga kliyente namin na humingi ng tulong dito. May mga ano, na-encounter kaming problema rito, yes, mula sa ating mga OFWs, talaga tatawagan ang, namin kayo at hihingi ng tulong. Ang tanong ko sa inyong tatlo, ano ang agency ngayon na sa mga nagsiserve na agency sa mga OFWs, ano yung agency na sa tingin nyo ay priority na dapat magkaroon ng reforms? So, pwedeng DFA yan, POEA, pwedeng DOLE, pwedeng ano pa, POEA, OWA, pati airport, pati Bureau of Immigration, lahat-lahat na. So, isa-isahin natin, siguro, umpisa natin kay Kabuch ng Amor. Oo, actually, no, sa seabay side, napakarami rin yung mga human trafficking na nangyayari po, no? At tanggapan namin, ang opisina namin sa Pedro Hill ay nakakatanggap po na kung saan ang mga seafarers natin ay dinediretso na lang sa Singapore, no? Doon ang kanilang exit, ano nila, yung kalang doon sila pumapasok at hindi na dumadaan sa tamang protocol, no? So doon po, marami po yan at nakaawa-awa itong mga seafarers na ito, lalo na sa fisherman side, kung saan ay talagang wala eh, kapit-patalim na po, no? Masabi natin na talagang wala na silang magawa except to talagang kumapit talaga dahil sa kahirapan. Pero ito dapat ay may iwasan sana ito kung halimbawa ang mga ahensya natin sa pamahalaan nakikipag-ugnayan talaga, katulad ng Bureau of Immigration, no? Isa yan, no? Yung DFA, no? Mga ahensya na kung saan ay may kinalaman, no? At doon ang control ng human trafficking na yan. Kasi so, Kabuch, sa'yo DFA. Oo. Dahil sa human trafficking. Yusek. Isa lang. DFA. Sige. Dumako okay naman tayo kay Kaagbay, kay Mr. Fernando. Katulad po ng unang isa sa mga programa ay yung pong POEA. POEA. Okay. Kasi po, matagal na po yung issue ng job order padding. Ito po yung pinagsisimulan ng mga problema ng mga OFWs pagdating sa mga host country. Uh-huh. Iba yung kontratang pinirmahan sa Pilipinas, meron tayong standard employment contract na pinipirmahan sa POEA. Ginagamit lang ito ng mga tiwaling mga ahensya at mismo nakapaloob sa POEA ay para lang makaalis yung OFW. Isa po ako sa mga nakaranas niyan. Pagdating ko ng Saudi Arabia, iba na yung aking kontrata. Pasalamat ako sa Diyos dahil alam ko yung mga dapat gawin. Kaya at ako'y napunta sa mga magandang kumpanya. Mahirap lang dyan, o paano yung ating mga kaawa-awang mga distressed OFW na biktima ng contract substitution. Ayun. So para sa inyo, POEA, POEA reforma, dahil sa hindi pagsunod sa mga kontrata na pinipirmahan ng ating mga bagong bayani, mapunta naman tayo kay Congressman Bello. Kayo po, sir. Well, sumasang-ayon ako na given a choice. Given a choice, no? Siguro, sumasang-ayon ako yun na yung POEA precisely because of the same reasons. No? Mm-hmm. At alam ko naman na may mga reformers including the current administrators, si Mr. Kakdak within the POEA, pero kailangan talaga ng tulong dito sa reform of the POEA. And one of the things that a Congress can do and certainly
over the last Congress, we tried to do was to assist in efforts precisely to be able to crack down on yung tinatawag na sindikato, to be able to crack down on this practice of mga reprocessing, no? To be able to crack down on the corruption within, no? Kaya yung especially yung mga talagang toleration of who are effectively illegal labor recruiters, no? Or yung mga toleration of illegal practice in terms of labor recruitment. Kaya sa tingin ko, malaki talaga yung pangangailangan ng pagwawalis within the POEA. And I think as a member of Congress from Akbayan, that is something that we would be dedicated to. Oo. Gusto niyo bang magkaroon ng overhauling talaga? Paano ng ating panghulo sa Bureau of Customs? Si Admin Hans, due credit kay Admin Hans Kakdaka, kasi ang dami na niyang, I think in the history of the POEA, ito yung pinakamarami nakakansela na bilang ng mga lisensya. Ng mga ahensya. Ako din sumasang-ayon dyan dahil alam naman natin kung paano kung magtrabaho si admin. I think I would agree with Toots that ang ating kasama, that saludo ako kay Admin Hans dito, na may record nga siya rito. And kaya nga importante na matulungan siya mula sa Kongreso. Correct. May question dito mula kay Kenji Solis ng PEBA. Siya ay nasa Saudi Arabia ngayon. Paki-ask naman sa Akbayan, and I guess kayo din pwedeng mag-react sa question niya. Paano ba masosolusyonan ang inadequacy ng mga embassies, lalo na dito sa Kingdom of Saudi Arabia, to attend to the needs ng ating mga kababayan? For example, paano mapapabilis ang processing at pagpapauwi ng mga TNT kung kulang yung mga tao sa diplomatic offices at dadagsa naman yung ating mga OFWs na may problema? Okay, sir, kayo po muna, and then we'll ask also your comments. Ang tingin ko talaga, talagang kailangan ma-reinforce nga yung ating both yung polo staff as well as the diplomatic staff doon who sa Saudi, no? Secondly, talaga hong nangangailangan ho tayo ng real full-time lawyers, sinabi nga ho yung representative ng Akbay, na makakatutok ho sa mga pangangailangan, legal help na talaga, na hindi na lang tayo reliant on interpreters, no? At importante rin, mapalaki ho yung legal assistance fund, no? From the 100 million that it is today, 100 million pesos that it is today. Pangatlo ho talaga, itong nangyayari ngayon, dapat ho mas aggressive ho siguro tayo sa ating relations with the Saudi government, no? Na kailangan ho talaga na maitulak ho natin na sila ho ay napakahigpit ho kasi nung yung mga policy nila that yung wala hong NOC, yung notice of compliance, no? Hindi mapakita yung ikama, walang agreement yung original employer, so they're condemned to stay in that country although they want to leave, no? Sa tingin ko, mas agresibo ho dapat ang diplomatic stance ng ating gobyerno dito sa pag-solution, para masolusyonan ho yung kondisyon, no, ng ating mga kababayan. Gustong umuwi, pero kasi wala hong papeles, hindi nakaka-uwi. Okay. Siguro yung si Kabuch muna sa Amor? Oo, siguro halos magpareho kami ni Congressman Bello ang stand namin. Ano? Dapat palakasin natin ang legal support system natin dahil kung kulang tayo sa ganun, hindi natin matutugunan ang malaking problema sa Saudi, no, sa Middle East. No? So dapat yan ay, kung maaari, siguro makipag-usap din. Yun, isa
isa din yun, yung makipag-tie up din at makipag-usap sa ibang sa gobyerno ng Saudi, no, para sa ganun ay lalong magkaroon ng cohesive pag-uusap itong ating pamahalaan at ang gobyerno dun sa kabila para maprotekta natin ang ating mga OFWs. At siguro isa pa yung madagdagan siguro yung budget siguro natin, no, dun sa ating mga embassies natin. So isa po yun. Okay. Si Sir Mr. Petit ng Kaakbay. Kaakbay po. Kasi minsan po, nagkaka-similarity po yung pangalang Akbay sa Kaakbay. From Kaakbay po. Ganito po, ang unang-una ay magkaroon na talaga ng karagdagang, karapat-dapat na personnel doon sa ating mga imbahada. At isang, pero sa in reality po, doon sa experience namin sa Saudi Arabia, yung pong aming labor attaché sa Alcobar ay na nilipat sa central region, ibig sabihin po isa lang po ngayon ang aming labat. Ang kailangan namin ng dagdagan pero binawasan pa. Ganun po yung reality. And then batay po doon sa ulat po ninyo nung nakaraang nagpunta po kayo ng Saudi Arabia, naiulat niyo po rin yung nakaragdagan, pero sayang po yung panahon ng dalawang taon na nakakaraan ay wala pong pag-usad. Yun po yung katotohanan doon. So ang solusyon po ngayon talaga ay babalik ako doon sa database. Pangalawa, para hindi na po paikot-ikot ang problema. And then yung pangalawa po dyan, yung pong sinasabi natin na 2,000 nakakampo doon sa consulate, dapat po talaga si Pangulong Pinoy magmakaawa na sa kay Haring Abdullah, sa kanyang kamahalan. May dadagdag lang ako rito. Kasi alam ho nyo, yung DFA nagsara ho ng mga iba-iba mga consulates last year. No? 10. Oo. At ang sinabi nila, yung closing down of those consulates will be accompanied by a reinforcement of yung mga areas, troubled areas like sa Middle East, no, yung mga ating mga embassies and consulates doon, no. So iniintay natin 'yon na mangyari. Sa tingin ko, I think we really need to push the DFA to be able to in fact go to its reinforcement policy. Okay. Dito sa nangyari. All right. Okay. Bago natin ipagpatuloy, medyo nagiging mainit yung usapin natin ngayon. Hindi, tsaka bumabaha ng tanong. Sa ating pagbabalik mga kasama, atin naman na basahin yung iba't ibang mga katanungan mula to mismo sa ating mga pamilya ng mga OFWs, dahil mayroon tanong tayo rito mula sa issue ng pag-abdag ng mga seaman sa Somalia. Mayroon ding kauntay sa mga beneficyo ng mga OFW. But anyway, mga kasama, pwede pa ho kayong humabol sa inyong mga katanungan. Ang kailangan nyo lang gawin, i-text po sa 0921-431-1044, 0927-863-77771, at 0923-911-8899. Partner, break muna tayo. Maghahanap buhay muna kami mga kasama. Magbabalik ang Pantay OFW Nationwide. Sumbuhan ng mga OFW at ng pamilya ng mga manggagawang Pinoy. Yusek Boots Ople, Attorney Gwen Pimentel, at Rod Marcelino sa Pantay OFW Nationwide. Pantay OFW Nationwide. W ka ba? Kamag-anak mo ba ay nasa ibang bansa? Narito na ang programang para sa inyo, ang tagapagbantay ng mga OFW. Sina Yusek Tuts Ople, Attorney Gwen Pimentel, at Rod Marcelino. Bantay OFW Nationwide. Alauna ay 43 ng magandang hapon. Mga kasama, kayo pa rin nasa programang Bantay OFW, at kasama natin ngayong hapon ang tatlong party list dito, yes, na may partner na ang kanilang advocacy ay siyempre mayunay sa ating mga bagong bayani. Bukas naman, bukas may tatlo rin tayo. Tatlong partner. Oo, si Ate Gwen. Of course, ang ating kasangga. TUCP yata, no? TUCP ba? Or for confirmation? At saka yung Pacquiao party list ni Willy Villarama. Ayun. Okay. Dating assistant secretary. Ha? Pacquiao, oo. Actually, baka lang nagtataka yung iba, ha? In-invite po namin yung
OFW family first ni Ambassador Roy Senyeres. And initially umuo siya, and then ngayon sabi hindi daw siya pwede. So andun siya sa Amusup. So we will try. Tomorrow. Tayo ay bukas sa lahat. Dahil part to ng information and education drive natin. Correct, ng ating palatuntunan. Okay, tumako naman tayo ngayon, partner, sa mga tanong ng ating mga texters. Alright, unang question mula kay 2267, ano po bang magandang proyekto ng mga party list para sa sa pamilya ng mga OFW na maiiwan sa Pilipinas para di lang umaasa ang pamilya sa ipinapadala ng OFW, at ano naman ang igagarantiya para sa kaligtasan o kapakanan ng mga OFW na hindi maganda ang naging kapalaran sa ibayong dagat? I'm Bruce. Si Bruce, galing yun kay Bruce yung tanong. Siguro unahin natin si Congressman Bello. Sir. Yung tanong tungkol dun sa yung mga benepisyo para sa pamilya daw ng mga OFWs na maiiwan dito sa Pinas. Yung pangalawang tanong, uunahin ko 'yon. Okay, yung kaligtasan. Kaligtasan. Okay. Kasi kailangan talaga na hindi lang ho yung mga members ng OWA ang makakakuha ho ng emergency funds pagbalik sa Pilipinas. Opo. Kasi ito yung nangyari last time. Dito ho sa nangyayari sa Middle East, ang nakakakuha lang ho talaga nung 10,000 na binibigay ng OWA, where, you know, members who had paid yung sa OWA. To OWA. At yung mga marami ho kasi undocumented, no? Sila ho, wala ho silang karapatan na makakuha ho sa OWA. At gayong sitwasyon ng mga kababayan natin sa Jeddah ngayon. Sa Syria. Sa Jeddah. Kailangan ho talaga na may provision na sila rin ho ay makakakuha rin ng emergency funds pagdating ho nila rito. Gayong ho nang nangyari doon ho sa mga members of of OWA, no? At doon ho sa ating mga pamilya ho na nangyari rito, unang-una ho, kailangan mapasa ho ulit itong credit assistance bill, no? Marami ho sa amin na nag-author dito, pumasa ho sa mababang kapulungan, credit assistance para ho sa ating mga OFW families. We need to refile that again. Ito nga ho yung problema na ipapasa sa mababang kapulungan, pero hindi ho napapasa sa Senado. Kailangan ho ulit ipasa yan. Baka malaki yung pondo na kailangan. Well ho, hindi ho sa pondo kailangan matutukan ito sa Senado. Ito ho mga prosesong mga ganito. Pangatlo ho, kailangan ho talaga yung mentioning the reintegration program, na palawakin ho itong reintegration program, no? Maging more comprehensive and really funded to a great with a significant amount, kasi sa tingin ko ho dahil ho sa global economic crisis, marami ho nagbabalikan. At kailangan ho na magkaroon ho tayo ng sufficient funds to be able to absorb and retrain our overseas workers na bumabalik ho sa atin. Ayun. Sa Kaakbay naman. Mula po sa Kaakbay, yung pong programa sa reintegration, yun po yung makakatulong sa pamilyang OFW. Na kung saan po dapat ay nakabase sa grassroots level. So dapat talaga magkaroon mismo ng representasyon ang OFW sa bawat barangay council. So hindi lang po yung reintegration, kundi dapat bigyan siya ng empowerment yung OFW sector sa barangay level. Sa ganun, magkaka-create tayo ng isang investor sa bawat barangay, at yun din ang tungo na ay magpag-create ng trabaho. So yun po yung focus po ron. Sa pamilya yan. Kaligtasan naman ng mga OFW sa ibang bansa. Ganun pa rin po yung aming posisyon diyan, na ang pinaka main root po ng problema yung job order database.
kapag hindi ito namomonitor ng pamahalaan ng bawat umaalis, sablay lahat, sabihin, talagang mahirap para ang proteksyon at ang kaligtasan ng isang OFW. Okay, ano naman yung sagot ng Amorito, Mr. Butch? Hinggil dito sa kaligtasan. Ano? Mm-hmm. Actually, merong malaking problema sa hanay po ng mga seafarers sapagkat lalo-lalo na itong sa binanggit ko kanina yung sa hinggil sa Somalia, no, kung saan nalalagay parati sa peligro ang ating mga seafarers. In fact, itong aming grupo ay sumulat kay President Aquino na magkaroon ng panawagan ng International Anti-Piracy Summit dito sa Maynila sapagkat para matugunan talaga ang problema, ang kaligtasan ng mga seafarers natin. Now, while IMO was saying that there was a decline of hostage taking, pero pag sinabi mo pull crew ng isang barko, that is around 23 or 25 seafarers yan. At hindi mo masasabing nag-decline when you have a captive of 23 or 25 seafarers po. So, malaki po ang kakulangan sa protection po ng mga seafarers sa kaligtasan at ang kanilang benepisyo po sapagkat napag-alaman po namin doon sa OWA po wala pala itong benepisyo kapag ikay survivors, pero kapag ikay death, well, patay na yun eh, no? Makakatanggap ka lang ng 220,000 pesos. Pero subalit, kapag ikay survivors, wala po itong benepisyo. Yun po ang isa sa tinitignan namin dahil hindi po tama po yun. Hindi tama po ang sistema na yun sapagkat kailangan po meron ding kakibat na benepisyo ang mga survivors. Meron din po dapat matanggap kahit papano po. Okay, may tanong tayo straight from Jeddah. OFW ito at nakikinig sa ating palatuntunan at isa rin ito sa mga sumusuporta sa ating programa doon, partner, sa Jeddah. At ito yung nagdadala rin ng pagkain doon sa mga nasa tent. Okay. Oo. Yung sila yung isa sa mga volunteers at siya yung palaging nagbibigay sa atin ng report. Sige, partner. Alright. Nasa linya natin ngayon, straight from Jeddah, si Kenji. Kenji, go ahead. Hello po. Good morning po dyan sa inyo. Good morning. Okay. Yes. Sabihin ko muna sa ating mga guests rito na pakisuod lang yun. Alright. Sige, go ahead, Kenji, sa tanong. Okay. Kaming update lang po before ako magtatanong. Sige, go ahead, please. Nananawagan po yung mga taga-Tent City. Wala na po silang tubig at pagkain. Kasi nangyari kasi, dahil sa nangyaring hulihan doon sa Riyadh, yung mga Filipino community ay medyo natakot na magbigay ng mga donasyon para sa ating mga kababayan dito sa Tent City at baka sila'y madamay at mahuli pa at makasuhan ng illegal assembly. Kaya medyo nagkaroon ng problema ngayon yung mga tao sa Tent City na wala na makain at wala na tubig. Ano po? So, kulang talaga yung tulong na dumadating dyan sa mga kababayan natin na nasa Tent City ngayon, G? Yes, opo. Medyo nakulang nga ngayon kasi nga yung mga Filipino community at kahit yung mga individual ay medyo hindi na nagbigay ng tulong o donasyon kasi nga natakot. Nako. Baka mamaya, so, wala ng pagkain at wala ng tubig ang ating mga kababayan ngayon? Yes, ang sabi kanina sa akin, kanina nung tumawag ako, ay nasa mga 4 na boxes na lang at mga nasa 1,000 ang mga nandos. Naku, hindi medyo, kaya, hindi kaya. Yung supply. Opo. Opo. Timing na timing. Okay, Jake, ano ang gusto mong itanong sa ating mga bisita ngayong hapon? Itatanong ko lang po kay Congressman Walden Bilyo kasi nga, siya naman yung chairman sa OFWPS sa Congress. Na nakikita po kasi namin problema dito sa Saudi ay ang kakulangan sa tao sa embassy. Hindi lang tao, kundi yung mga nag-aayos ng mga papeles dito sa Saudi. So, hindi para sa akin po kasi lumala ang problema na ito at dumami yung mga TNT kasi hindi masyadong natutukan yung mga kaso nila. Pag ang mga kababayan natin dito sa Saudi ay may problema, hindi sila pupunta ng consulate o embassy kasi sasabihin nila ibabalik lang din naman kami sa aming employer. Dahil nga po sa sobrang dami, ang atin namang mga polo officers ay medyo tapos din at saka hirap din. Kaya ang ginagawa nila ay kung minsan na nawawalan ng gana yung mga kababayan nating OFW. Okay, so yun po yung tanong namin kung paano natin may iwasan to na umabot sa ganito, umabot sa nasa 20 mil o nasa 20,000 yung mga undocumented natin. At paano natin magagawa yun na may ipapauwi natin within 3 months o within 2 months kasi tapos na yung 1 month. Okay, Congressman Bellio, yung tanong ay ina-address po para sa inyo. Go ahead po. Well, unang-una ho, yung sinabi ka no ho kanina na
yun hong promise ng ating DFA na magre-reassign ho, papalakihin ho yung mga ating mga staff doon ho sa Middle East at other hot areas bilang ho as exchange yung sa pagsasara ng mga ibang konsulado at embahada last year, no? So kailangan ho talaga i-fortify, palakihin ho yung mga staff diyan. Yung pangalawa ho, yung sinasabi na ho natin kanina na nasabi na rin ho nung representative ng Kaakbay na dapat ho talaga magkaroon ho tayo ng mga full-time real legal staff para ho matulungan yung ating mga kababayan roon, para we just don't rely on ito ho mga interpreters. Mm-hmm. At nakita ho namin yan nung bisita namin noon, isa hong recommendation niya na talagang kailangan na full-scale legal support, at kailangan ho talaga dyan overall palakihin ho yung legal assistance fund, no? Mm-hmm. Na ina-approve ng Congress periodically. Thirdly, ito na ho yung intersection of diplomacy with the Saudi government, no? Kailangan ho talaga na yung ating gobyerno has to be has to push the Saudi government na maging hindi masyadong rigid dito ho sa mga requirements, especially dito ho sa pagpapauwi, no? Kasi naka-catch 22 ho yung mga ating mga kababayan doon, eh. Gusto nilang umuwi pero hindi ho kumpleto yung papeles, yung notice of compliance, hindi makumpleto kasi nga yung employers don't, the original employers don't want to cooperate. Mm-hmm. So naka-catch 22 sila, you know, at kailangan ho talaga aggressive diplomacy para ho ma-lift itong mga rigid barriers at makauwi na sila. Kasi ang understanding ko naman is that the government is willing to pay. Mm-hmm. Our government is willing to pay for their transportation expenses back home, no? Yung main problem talaga rito is yung on the Saudi side, no? Yung napaka-rigid exit rules nila. Kaya nahihirapan ang ating mga OFW. Pero yung sa tingin ko, kailangan talaga na more aggressive yung diplomacy natin with respect to the Saudi government when it comes to this, no? So sa Kongreso, mula pa ho noong naging chair kami, mino-monitor ho, we have been pushing for this. In fact, naglabas na ho kami ng report noon, yung sinasabi natin na Dark Kingdom, no? One of which was talagang we really need to have a more aggressive diplomacy with respect to the Saudi government. Pero na-file na po yung sabi batas sa Kongreso. Nandiyan ang kabimbing. Ano ho? Yung nasabi yung batas. Report. Ay, yung report. Report sila na. My report. Okay. Partner, kasi nagkakapos na tayo sa oras, pero ang dami pang tanong. Ang dami. Mayroon nga rito from Davao del Sur. Ito siguro para sa siguro Amor. Siguro hinga na lang namin kayong dalawa ng reaction doon sa sinabi ni Kenji. Ano? Kasi at iyan talaga yung burning issue of the day. Eh. Paano masolusyonan yung problema ng mga nandoon, ng mga TNTs natin, mga kababayan sa Saudi Arabia? Katulad nga ng sinabi ko, no, kailangan paigtingin natin yung mga backdoor exit na yan, ano, kung saan. Kasi doon dumadami yung mga TNT natin na yan. Eh. Doon ang gagaling yan. So, kailangan tignan talaga natin yan. At yung legal support na sinasabi ni Congressman Bello na yan, ako'y sangayon po dyan na talagang kinakailangan natin sapagkat kulang na kulang. At ang manpower natin sa mga bawat embassies natin, no. So, ang ratio ata ay napakalaki, ano, Congressman. So siguro ganun din ang aking pananaw na kailangan talagang pagtulong-tulungan ito, o kung maaari punduhan pa kung meron pa tayong ipupundo, at suportahan natin yung ating mga lawyers doon at ang ating imbahada. Okay, si Mr. Fernando ng Kaakbay. Unang-una po ako ay sumasang-ayon kay kasamang Kenji ng Jeddah na talagang kulang na kulang ng personnel ang ating konsulada at ang imbahada. Hindi lang po dapat quantity, pati quality. Katulad ng nabanggit kanina ni Congressman Bello, yung mga legal expert natin dapat galing mismo sa Pilipinas. Particular po doon sa problema nung yun na nagkakampo doon sa Jeddah, sa consulate ng Jeddah, ang kailangan po talaga dito ay mismo maging ang ating pamahalaang gobyerno, si Pangulong Aquino, ay makiusap na
atin. Oo. Muli-ulitin ko, nakausap na sa pamahalaan ng Saudi Arabia na bigyan ng kaluwagan yung proseso ng pagbibigay ng notice, no objection certificate. At kung sino man po doon sa 20,000 ating kababayan na nagkakampuro na may mga kaso, yun lang po ang may iwan. Mm-hmm. At ang isa po sa aking pinangamambahan dito ay yung pong kaso ng mga bata, yung mga anak po ng ating mga kapwa OFW doon na may iwan. Paano po yun? So dapat po ibigay talaga sa ating pamahalaan yung solusyon na yan. Agaran po. Kailangan po ng agaran na solusyon. Okay. Kailangan po kay Pangulong Aquino. Since, pardon, medyo kinakapos na tayo sa oras, pero i-extend natin siguro ng 5 minuto, no, yung ating yes. programa. Alright. And may tanong kasi si kasamang June, kapatid na June Aguilar ng Filipino Migrant Workers Group. Nandito siya ngayon at tinext pa niya sa atin. Ano? Ang tanong niya ay tungkol sa OWA. Kasi nga naman ngayon, may debate kung dapat ba i-privatize yung mga ospital ng gobyerno. Meron ding namumuong debate tungkol sa OWA. Dahil pondo to ng mga manggagawa, pero ang pagpapatakbo sa kanya ay kasing higpit o parang gobyerno. Dahil government nga yung parang trust, may hawak ng trust fund. So anong character niya? Ano ba ang tingin ninyo? Ano, napapanahon ba na i-privatize ang OWA? Dapat bang hawak siya ng gobyerno? Ano bang nakikita ninyo na paano mas maramdaman ng miyembro ng OWA yung pagiging valued member nila ng ahensya? Unahan natin si kay Congressman Belio. Sir. Well, maganda ho yung tanong ni kasamang June Aguilar. At meron ho kami kasing panukalang batas na napasa na doon sa House of Representatives yung OWA Charter, na ang OWA is a national government agency, no? Kaya ho hindi ho nakapasa sa Senado. Okay? Kasi ho nawalan ho ng focus yata yung Senado dahil sa mga anong nangyari last December, no? Pero i-refile ho yan. Pero yung mas malaking question ho rito ay yung privatization, no? Ako ho, hindi ho ako sumasang-ayon na solution ay privatization. Kasi ho, marami ho mga tinatawag natin na public services and public goods that only the government can fulfill. At pag privatize mo yan, ang mangyayari ho yan, yung mga may kaya lang ang makaka-access ng mga services na yan. Kaya, alam ko na within the Aquino administration, may mga malakas na voices for privatization of public services. I would just like to say that talaga hong tututulan namin yan. Kasi hindi ho yan yung solusyon. Okay, so, certainly, yung OWA should not be privatized. Ayun. So, hindi kayo sumasang-ayon sa privatization ng OWA. Sa Amor naman, hinggil sa problema ng private pag-privatize ng OWA. Actually, kaming sa CBAC solution ba to para maramdaman yung pagpapahalaga ng mga miyembro ng mga OFWs? Kami dito sa CBAC side, medyo hindi pa talaga kami acquainted masyado, considering the fact na kami ay ito, lalo na itong grupo namin, itong Amor na ito, bago lang itong netatag. Subalit, sa aking opinion, hindi rin ako sangayon doon sa i-privatize ito, sapagkat ang kailangan lang siguro natin management sa OWA, no? Pagpapatupad sa mga batas, enforcement of the law, enforcement of policies, no? Isa dito, babanggitin ko yung katulad sa heart bypass patient, wherein ako, biktima po ako niyan. Yan po ang malaking sentimento ko, Congressman, no? Sapagkat, biro mo isang seaman of 25 years of sea service at sasabihin sa'yo, nung kumatok ka na, hindi ka naman baldado, hindi ka naman putulang kamay, bakit mo kailangan ng benepisyo para sa heart ailment mo? Yun po, ano, nakikita ko dito na dapat tugunan ito ang mga palisiya, no? I don't think ang yung pag-privatize natin ay magkakaroon ng pagbabago o solusyon, no? It's a matter of implementation and enforcement of the policies, no? At sa mga tao pong nandiyan dyan sa OWA po. Okay. Kaakbay. Mula po sa Kaakbay, hindi kami po ay tumututol na ito isa privado. Dahil ang trust fund po ng OWA ay pera ng mga sang OFW. At kaalinsabi po dyan ng aming fundamental na panawagan advocacy ng Kaakbay Party List ay yung Kaakbay sa pagbabantay sa pera ng taong bayan. Dapat nga po ang OWA budget ay merong nag-report sila na pre-audit, hindi yung post-audit ng OWA.
So yun po, hindi po kami sang-ayon na ito isa privado. Okay. Ako, partner. Daming mga tanong. Ito nga. Hindi natin nabasa lahat yung mga katanungan ng ating mga texters. Ano, pero siguro bukas may isisingin din natin sa iba pang mga party list. Pwede rin siguro yan, partner, di ba? Oo. Pero meron lang ito ha. Pag-isipan nyo na lang. Mm-mm. Kasi I'm sure wala nang oras. Pero ito ay sabi niya, ang sabi ay, ang lugar sa Saudi, napakahigpit na bansa. Bakit may mga OFWs na may asawa na dito, pinapayagan pa din na mag-asawa doon kahit married na dito? Wala bang organisasyon na pwedeng magpayo sa mga ganitong uri ng sitwasyon? Ito yung sa social cost na ng migration. So, marami ata yung mga NGOs na yan na sa kababaihan, ano? Hindi, pero ito, isang tanong na lang. Hihigit lang ako. Go ahead, with partner. Respect dun sa kasunod natin, ano? Isang tanong na lang. Ano ang panukalang batas o ano man ang panukala ninyo para dun sa mga OFWs na iniwan yung pamilya dito? Correct. At sumatagal ang bahay doon sa lumabasa. Paano yung mga anak? Kasi meron family 2, family 3, family 4. Ang dami araw-araw nagpupunta dito. Ang problema nila, child support. Sustento. Oo. Sa iniwan nilang pamilya. Kung ganyan, si Ferreman o land-based. Oo. Alam nyo, Yusik, napakahirap atang sagutin yan sapagkat sa si Peres pa lang eh. Nako, talamak po. Pero isang importanteng issue din yan na dapat tutukan natin. Opo. Sige. Congressman, go ahead po. Isa na ho ito sa isang consequence ng dependence sa labor export policy, no? At yung moral and social effects on the family. Ngayon ho, maaari tayong mag sa batas ng siguro mga special laws para matulungan yung mga pamilya rito, no? Pero sa tingin ko ho, yung ultimate solution dito is yung palakasin ho talaga natin yung ekonomiya natin, no? Mm-hmm. Kasi we really cannot depend on labor export in the long run. Kasi humihina ho yung mga ekonomiya ng mga maraming mga bansa ngayon, eh. Mm-hmm. And we will be expecting so many to be coming back. So, tama ho yung thrust ni Pangulong Aquino na yung ultimate solution is to make a dynamic economy in the Philippines and make sure that the benefits of growth filter down to the people. Yun na ho yung tingin ko. Okay. Mula po sa Kakbay Party List, fighting words na ang ito po yung paglikha ng isang OFW Moral Recovery and Family Center na siyang tutulong sa mga pamilyang OFW sa ating bansa na mayroon mang ganitong problema. Sabihin, dapat po natin maiangat ang ating moralidad. At ang pangalawa po dito, yung PIDOS po dapat ito ay maging makapamilya. Yes, hindi na yung dapat ang PIDOS na komersyalisado. Dapat pag may PIDOS, hindi lang yung lalaki ang aalis o sinong dapat mag-asawa o kopo kasama ang anak. Ganun po ang dapat. I-update natin ang ating moral. Alright, maraming salamat sa ating mga bisita ngayong hapon. Mr. Butch Elaban ng Amors Seaman. Anong number? Dali. Number 65 po, sa balota. Huwag niyo pong kalimutan, mga pamilya ng seafarers, mga kaibigan, kamag-anak, at mga magiging marino pa lang. Number 65 po, itaguyin po natin para magkaroon po ang boses ang Amors Seaman party list. At may dagdag ko lang, Yusik, no? Dagdag quickly lang. Yung kaninang absentee voting ni Congressman Bello, siguro kailangan din ang mga seafarers mag-enjoy din ng right of sovereignty po, sapagkat doon sa yung batas, medyo hindi po kami napasama doon. So siguro sa susunod na pag-uusapan ng land-based at sea-based mismo kung paano gagawin nating mechanics po. Okay, Mr. Fernando Petit ng Kaakbay. 62 Kaakbay Party List, ating pong tulungan na maisulong ating advokasya ng mga OFW sa Kongreso. 62 po Kaakbay Party List. And lastly, si Congressman Walden Beno ng Kaakbayan. 117 sa palota. At huwag rin hong kalilimutan yung aming
itinataguyod para sa Senate na galing sa Akbayan si Rizon Tiveros number 18. Okay. At yun ho yung aming programa eh, klaro na rin ho sa record namin. Salamat po. Okay. Winners for today sa phone sa load, 50 pesos worth of load. Milagros si Bayan ng Bungaw, Tawi-Tawi. Wow, layo. At si Ronald Tumbaga ng Olongapo City. Congratulations. Congratulations. Nanalo ho kayo ng take 50 pesos load. Nako, partner, wala na tayong oras. Thank you very much sa ating mga naging bisita, sa mga nag-text sa ating programa ngayong hapon. Asahan niyo po kung may mga yung tanong ninyo ay pwede rin naming ipasa bukas sa ating mga bisita, itatanong natin na yan sa kanila. But for the meantime, ang tabayaran ng susunod na programa, ito ang batas. Partner? Okay. All right, ito po si Ate Toots Ople, nagpapaalam. At ako naman po si Rod Marcelino Tatak Aremen. Handang tumulong sa inyo. Sumbungan ng mga OFW at ng pamilya ng mga manggagawang Pinoy. Yusek Toots Ople, Attorney Gwen Pimentel at Rod Marcelino sa Bantay OFW Nationwide. Bantay OFW Nationwide.